Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka pa ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumatambay dito sa channel natin. Maraming salamat sa sumusuporta, sa nagmamahal, na talagang ginawa na nilang libangan araw-araw ang ating channel. So maraming salamat po kay Christine Ann Perez na sobrang excited na para sa laban ng Miss World dahil inaabangan niya talaga si Krisnan Gravides ng bonggang-bongga. Tuwan-tuwa siya kasi si Krisnan Gravides singer na o san ka pa. So yun, so kaya naman si Christine Ann Perez ay talaga naman excited na for her. So huwag kang mag-alala, sa susunod na taon pa naman siya lalaban. Charot! So yun, so marami pang paghahanda ang kailangan gawin ni Krisnan Gravides. For now, career muna. Charot! At eto na nga, Diyos ko, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, bagong Miss Universe Australia ay kinurunahan na kanina. Anong masasabi mo sa beauty niya? Well, kung nakaraan taon ay nag-second runner-up sila, ngayon ay may L2Kuyo sila ng bonggang-bongga. Charot! So yun, so hindi masyado kabog yung beauty. More than, kung ikukumpara natin nung nakaraan taon, mas kabog yung beauty. Mas maganda pa sa kanya si Nina Richie Alagaw. Charot! So yun, so ewan ko, hindi ko lang alam. Baka photos lang to nakikita ko. Tapos yung motion, bongga naman. Pero ang masasabi ko, kung ikukumpara ko yung beauty nung nakaraan taon, hindi ako nagtataka kung bakit nakarating ng second runner-up yun. Kasi talagang winner naman talaga yung ganda niya. Pero yung bagong Miss Universe Australia ngayon, ang masasabi ko, parang hindi niya mararating kung ano yung narating nung kandidata nila nung nakaraan taon. Yun lang yun. At paka ma-L2Kuyo pa siya ng bonggang-bongga. Diba? So yun, good luck. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mr. International USA na lalaban dito sa Bangkok, Thailand this coming December. Anong masasabi mo sa kagwapuhan niya? Well, ang masasabi ko, ang gwapo-gwapo niya. Bukod dun sa ang gwapo niya, ang yummy-yummy niya pa. Diba, Ate Christy? Talaga naman masasabi ko naman, mata, ngiti ay bongga. So parang feeling ko ito ang mag-Mr. International after manalo ng Thailand. So good luck, di ba? Kasi iba talaga yung kagwapuhan niya, nakakakilig. Charot! So yun, nakakakilig talaga. Parang feeling ko pwede ko siyang maging asawa. Ay, may ganon. Anyway, good luck. Good luck sa Mr. USA International. At itong isang malaking good luck, pambato ng Thailand sa Miss Universe, Mama Sam. After ipadala nila si Ann, and Antonia sa Miss Universe, tingin mo perfect na kaya si Opal para sa taon na to, para masungkit ang corona ng Thailand ang Miss Universe crown? Hindi imposible. Pwedeng makuha ni Thailand ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to, lalo na ang tindi ng paghahanda na ginagawa niya. Bakit naman hindi? So, nandoon ako na siguro depende na lang yan sa laban nila. Pero sa totoo lang guys ha, hindi ko alam kung a-agree kayo dito. Deserve na ng Thailand na makuha nila ang corona ngayon dito sa Miss Universe. Sa totoo lang, kung makukuha nila yan, parang okay, ibigay na natin para tumigil na sila. Charot! Tumigil na sila sa, alam mo, kakatry. Diba? So parang feeling ko, yes, medyo malakas tong si Oppo, medyo palaban, at nakikita natin na talaga namang ginagawa niya yun lahat. At
kung nakaraang taon nag first runner up sila, ngayon ay baka mag title na sila, 'di ba? So yon, so good luck. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na malakas yung laban ni Thailand at ramdam naman natin talaga umeeksena na siya ngayon pa lang, 'di ba? So yon. At syempre, punta naman tayo sa Miss Grand International. Tinatanong nila kahapon, which country deserved to be crowned Miss Grand International this year? Ayan ang pasabog nila. Well, ang masasabi ko ay syempre, Philippines. Deserve natin na makakuha ng Golden Crown dahil naniniwala ako na dapat noon pa. So, ako, naiintindihan ko kung bakit lagi tayo nag-first runner-up, nag-second runner-up, or kung ano man runners-up dito sa Miss Grand. Pero syempre, na-appreciate ko din na sa sobrang dami natin ng runners-up dito at nakadalawang first runner-up pa tayo, so parang feeling ko, hindi naman nila pinabayaan ang Pilipinas at naniniwala sila. Siguro naghihintay lang sila na matinding reyna talaga. At hindi natin alam, malay mo, ibigay nila sa Pilipinas very soon, di ba? So, matagpuan nila ang tunay na reyna sa Pilipinas. So, ako naniniwala ako, ang pagiging powerhouse ng Pilipinas ay mananatili yan. At naniniwala ako na naniniwala silang lahat na maraming magaling sa ating bansa pagdating sa beauty pageant. Di ba? Sabi nga ganun, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, charot. So, yan. Nakakaloka, may rubbing alcohol, charot. At itong sumunod na chika, pambato ng France para sa 2025 Mama Sam. Tingin mo, aari ba siya sa Miss Universe? O, maganda siya ha. Huwag mo isnabin yung beauty na meron siya. Talaga namang pretty ang ate. So, nung nakaraang taon, ganyan din, maiksi din yung buhok yung nanalo si Miss France. Ngayon, humaba na dahil sa sobrang tagal yung paghihintay sa laban niya sa Miss Universe. Ngayon, kinoronahan nila maigse sa susunod na taon, mahaba na rin yan. Charot! So, yun. So, good luck. Good luck sa kanila. Maganda, maganda siya. Parang may ibubuga sa ganda kung ikukumpara kay Geisel Ortega. Charot! So, yun. So, nakakawindang. Geisel Ortega talaga. Ay, nako. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, 2020, nanalo ang Mexico. 2021, nanalo ang India. 2022, nanalo ang USA. 2023, nanalo ang Nicaragua sa Miss Universe. So, tingin mo ngayong taon na to, Latina, Africa, or Asia ang mag-uuwi ng corona? Europe. So, wala pang Europe. Kasi parang feeling ko, dapat may manalo from Europe country. Kasi for now, parang feeling ko, may nanalo na Asia. So, pwedeng sa Europe naman. Kasi kawawa naman din yung mga girls sa Europe, di ba? Humihina din yung market. Pero ngayon dito sa Mexico, marami nagsasabi, nako, Latinas na naman yan. Pero kasi pag Latinas na naman yan, edi parang ano ba yan? Parang bumalik lang tayo sa Trump era na ang gusto nila ay puro Latinas ang winner. Charot. So dapat bigyan nila ng chance ang Europe na manalo. Kasi marami din naman mga kandidata na malalakas katulad ng halimbawa Miss France, di ba? Malakas din si Miss France. At saka, so kung hindi man, Africa actually kakapanalo lang noong 2019 eh, di ba? Magkakasunod din. So parang feeling ko okay lang na yung taon na to sa ano, part ng Europe, di ba? So yan, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Okay ba yon? At syempre, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, dalawang Pinay beauty, magtatapat na dito sa Miss Cosmo. Tingin mo, Mama Sam, sino ang aariwa ng bonggang-bongga sa kanila? Diyos ko, obvious, di ba, na malakas ang laban ni Atisa Manalo kung ikukumpara natin kay Frankie Rosell. Pero syempre, huwag natin i-underestimate yung galing ni Frankie Rosell. Kasi syempre, hindi natin alam, baka mamaya biglang umitsena yan. Pero syempre, naniniwala pa rin ako na malakas ang laban ng isang Atisa Manalo dito sa laban niya dito sa Miss Cosmo International. Parang feeling ko talaga hindi ito pakakawalan ni Atisa Manalo. Kukunin niya at susungkitin niya ang corona ng Miss Cosmo for this year. At kung ikaw ay mag-o-observe, di ba, nangunguna na tayo sa botohan. Talagang nilampaso na ni Atisa Manalo yung mga kalaban niya dito sa Miss Cosmo dahil nanguna na siya ng bonggang-bongga ngayon na meron na tayong boto na nasa
ilan na ba? Umabot na ng 90 plus, 90,000 yung boto niya. Ah, 90. Tapos yung mga kalaban niya nasa 70, so magwa-100 na tayo. So parang feeling ko, ang boto ni Atisa Manalo ay talagang pinagsisikapan ng lahat. Yung laban ni Atisa Manalo dito, na kaya niya nalalampaso ang mga kandidata kasi nagsisikap talaga. Yun lahat, yung Philippines, yung candidates, talagang ready-ready makipagpukpukan para lang kunin at sungkitin ang kauna-unahang Miss Cosmo Crown. Diba? At kahit ako na-excite ako, grabe. So kahapon na medyo kinabahan ako, sabi ko, halang si Atisa number 4. So parang nadismaya ako sa Cosmo kasi talagang money maker siya. Pero in fairness naman, so talagang grabe yung sumuporta kay Atisa Manalo. Binaksakan siya ng grabe. At ayun, nanguna nga si Atisa Manalo. Imagine ninyo kung iba to, paano na, charot, di ba? So maganda, maganda yung laban ni Atisa. Parang nararamdaman ko siya na to. So kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? Tingin ninyo, arangkada nga ba ang isang Atisa Manalo talaga sa laban sa Miss Cosmo? Or tuluyan niyo na nga kayang lalampasuhin ng bonggang-bongga ang mga makakalaban niya ditong 81 candidates ngayon taon na to. So malapit na yan guys sa susunod na araw na magsisimula na ang tapatan, ang bakbakan ng mga kandidata. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So yon, i-comment below mo kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. So guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.